kaya, kayo ba yung natatakot sa pandemya o sa tingin nyo hindi na po nakakatakot po? Hindi naman po siya nakakatakot for me. Bakit po yan? First of all, pandemic is a normal thing for all humans kasi naranasan natin to. And we did not say na hindi ulit natin maranasan. So, dapat ang humans ay maging ready. So, hindi ko naman siya naranasan noon dati, pero by stories, hindi na ako natatakot kasi alam ko may solusyon na doon. Kahit di pa siya, yung 100% solution. Mm-hmm. Kaya po ya? For me po ay natatakot pa din. Kasi depende naman yun sa mga tao, diba? Depende yung kanya, hindi siya natatakot. Ako natatakot ako. Kasi para sa akin, nadanasan na natin eh. Madaming namatay, madami yung... Mga nagkasakit. Yan. Para sa akin, natatakot ako. Pero sa tingin nyo kaya, di ba? Nung nangyari po yung pandemya, ang daming namamatay, napapunod natin yan at naririnig natin sa online yan. Pero tanong ko po, kayo ba yung natatakot sa kamatayan? Naiisip nyo ba ito minsan? For me, I'm a negative person for sure kahit ganito yung mukha ko. Pero 50-50 ako kasi minsan as a negative person, gusto akong mamatay. Pero at the same time, as a religious person, ayaw akong mamatay kasi takot din ako sa kamatayan. Mm-hmm. Yes po, ganun din yung sa akin. Pero sa tingin nyo ba, ang kamatayan po ba'y kailangan paghandaan? Meron ba talagang kailangan preparation? O tatanggapin na lang natin na parang tsuk, darating na lang talaga bigla? For me is, I'm prepared, pero at the same time, tatanggapin ko kahit baka later, mamatay na ako. Eh, di tanggap po na kasi di naman ako nagplano nito eh. Diyos na nagplano. Mm-hmm. Para sa akin, di naman natin masasabi eh, mamaya may aksidente, ganun. Di ba? Para sa akin, kapag ako'y namatay, parang feeling, handa na ako. Kasi lahat din naman eh, dami din tayong problema. So, pero... yun, takot akong mamatay. Mm-hmm. Pero sa tingin nyo kaya, ano bang inyong mga natutunan dito sa pandemya? Dahil mahigit 3 taon na po tayo dito. For me, in pandemic is like, yung magiging kaibigan, nalaman mo kung sinong totoo, hindi. Kasi doon, parang magiging crazy ka rin na, hindi siya nagre-reply. Kaibigan ko pa ba siya? Hindi. Parang naaano ka rin doon, let's say na mental bandage. Hindi lang siya physical bandage. Kasi ang physical bandage is yung magstay ka lang sa isang room. Pero yung mental bandage is nawawalan din kayo ng connection by online and communication. Mm-hmm. Yes, ganun din po yung sa akin. Kasi bago mag-pandemic, kompleto pa kami magkakaibigan. So, yung dumating tong pandemic, para bang nagkawatak-watak na kami. Yung tipong kapag hindi ka magme-message sa kanya, hindi din siya magre-respond sa'yo. So, parang pakiramdaman lang ba. Ganun. Yun nga po, naiintindihan ko naman po nito eh. Kahit nga hindi po pandemya, may mga ganun rin talagang tao eh, na kahit kinakausap mo, kahit ang ganda na lang ginagawa mo, sa huli ka rin yung masasaktan. Hindi man to hugot eh, parang yun yung reality check eh. Yun nga lang, pati pandemya yan, nadagdag na rin yan. Pero naiintindihan ko po inyong mga sentiment dito nyo kasi marami talaga sa atin ang naranasan yung ganito. Pero sa tingin nyo kaya, ano, dahil ba sa pandemya, nagbago ba talaga ang buhay ng mga tao? For me is like, nagkaroon ng dagdag lamang, hindi siya nagbago. Naging more on technology na tayo than traditional. For me kasi, ayaw ko pa rin ng technology, ayaw ko siyang i-adapt. When it comes to technology, nahihirapan ako. I'm more of a traditional person, like pagtatype sa memo. No, I don't like that. I like writing in notebooks because pag sinulat ko sa notebook, kaya kong sunugin, kaya kong itapon. Eh, ang memo, i-delete mo lang, pwede pang bumalik, pwede pang mag-memories. Mm-hmm. Okay po kaya? Para sa akin, 50-50 kasi may nadagdag, may nawawala, kumbaga. Mm-hmm. Yun yung para sa akin. Sige. Ito po, may iba akong kanito na tanong, mabilis lang po ito, pero sundan po ito, no? Tanong ko lang po, survey lang. Kayo ba'y active sa social media, like Facebook, TikTok, at iba po? For me is like, hindi ako active sa mga social media, pero ako ay gumagamit ng mga communication for check kasi may mga kaibigan ako, not only in the Philippines, but on also outside the Philippines, like India, Canada, ganun. Pala kaibigan kasi meron akong natutunan na skills which is yung pag-English ko nga, foreign language and foreign communication. Mm-hmm. Ako naman po, lahat ginagamit ko, as in. Kasi hindi natin malalaman kung ano nang nangyayari sa mundo kapag wala yung social media. So,
yun, lahat nagagamit ko. Mm-hmm. Sobrang ako. Yes. Mm-hmm. Sige, ito po. Sundan lang ito para mas natin maintindihan lahat-lahat ito, no? Tanong ko lang po, kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi. Ano, hindi ko masasabing mabuti ako at hindi ko masasabing hindi ako mabuti. Kasi at the same time, ako'y isang guro sa isang church. Kahit ako'y senior high school, napaka-college pa lang, yung teacher na ako. Kasi may nakita sa akin gantong maganda, pero at the same time, may hindi sila nakikita sa akin hindi maganda. Ang tingin ko sa sarili ko hindi maganda. At the same time, yung iba ay ang ganda ng tingin sa iyo, yung iba ang sama. Well, let's say na lahat ng tao 50-50 na may maganda at may tinatagong kapangitan. Depende yun sa tingin. Depende yun sa tingin sa iyo talaga ng tao. Kung sa tingin niyo kayo ba yung buting tao, hindi? Ako feeling ko 50-50 din. Kasi kung totoo sin 21 na ako, dapat college na ako. So, ngayon senior high pa lang ako. Kasi sa sarili ko noon, ayoko talaga mag-aral. Ayoko. So, nag-isip ako. Naging matured ako nung ito. Kaya sabi ko, kasi sabi din ng family ko, mag-aral ako. So, sige mama, sabi ko. Kaya yun, graduate na kami bukas, so, yes. Advance, congratulations po sa inyong lahat po. At alam nyo naman po nga, lalo na mga guro ay talagang matindi po kanilang trabaho. Marangal na po yun ang trabaho yan, mga frontliner. At talagang napakahirap po talaga yan. Pero at least, nandyan na po at maaaring hindi nagsisimula pa lang po ang chapter, pero at least mayroong nasimulan. Ika nga, may sinasabi na ang edukasyon po talaga ay kailanman na hindi po dapat ito ikait sa maraming o sa lahat ng tao kung maaari. Napaka-importante kasi rin talagang edukasyon. Pero anyway, ito po. Matanong ko lang, no. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Ako po'y mahilig magbasa pero never ako nagkaroon ng interest sa dictionary. For me is interested ako sa mga quantum physics, chemistry, kineme. As in, for learning and learning languages. Pero yung dictionary, parang apaka-rare kung buksan yan. Let's say, once a month lang ako. Yes, hindi ako mahilig. As okay in. Na naman yan. Okay, kasi ganito, bigyan ko kayo ng konting kalaman o trivia, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw nating mabuti daw o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. O sa wikang Pilipino, parang sinasabi na dapat daw isang tao walang ginawang kasalanan sa buong buhay, wala ka daw ginawang krimen sa buong buhay, at wala ka daw sinaktan na tao sa buong buhay kahit sanggol. Tingnan natin po itong mga mabilis na tanong lang ito kung talagang tama pinagsasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo ba yung nakapagsinungaling po sa tanong buhay niyo po? Ang pagsisinungaling ay hindi yan may iwasan. Lahat tayo magsisinungaling dahil wala pinanganak na perpekto. Yun ang kasabihan natin. Mm-hmm. Yes, tama yun. Mm-hmm. Yan po, lahat po talaga tayo dito ay guilty talaga. Second emotion nga kung tawagin. Kasi kaya nga di po totoo na ang bata daw hindi marunong magsinungaling. Dahil pag po siya ay natuto magsinungaling, alam nyo na ang ibig sabihin po, pwede siya magamit sa masamang balak. At lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba yung nakapagnawa po isang gamit? Kahit po yung lapis, ballpen, barya, kahit po yung nasa internet? Nung elementary, oo, ganyan ako. Pero at the same time, ginagawa din kasi nila yung sa akin. Like, alam naman kung sino ang nagnakaw, alam kung sino ang kumuha. Kasi alam namin kung sino ang mga magkakaibigan. Pero at the same time, may mangyayari na, halimbawa, unexpected, sa jeep ka, hinablot yung cellphone mo. Wala ang magagawa, kundi habulin mo o tanggapin mo. Yes, ako kasi elementary din ako. So, hindi naman totaling binubuli ako. Ganun, hindi naman, kumbaga, halimbawa, ninakawan ka ng lapis. Syempre bata ka pa eh. Gaganti ka, 'di ba? Yun, hindi naman hindi sa ngayon, yun, hindi na ako palaganti. Hindi mm-hmm. mga necessarily yung mga ginawa natin, kulungan ka agad ang bagsak. Pero may sinasabi kasi na kung di tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ano pa ako sa malaking halaga? 1,000,000 piso man 'yan o 1 piso, tayo pa rin natutuso hindi dahil sa presyo. Gusto natin makuha ng walang kahirap-hirap. Yun nga lang, marami o talagang lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nire-respeto nyo ba magulang nyo lagi o minsan may mga away po? Mostly, araw-araw kami nag-aaway. Parang nung isang araw lang, sa araw kami nag-usap ulit ng tatay ko at nanay ko. Kasi last week, aksidente akong nakapag-raise ng middle finger ko as a habit. Pero ginagawa ko lang po talaga yung sa kanya kasi love language namin yon. And then, aksidente ko ang nagawa ko yung sa tatay ko. 1 week kami hindi nag-usap. 1 week din ako minumura ng parents ko. And then 1 week din ako sinasampal ng aking kapatid. Which is normal na sa akin yon. Pero at the same time, kasalanan ko din kasi
nawala yung habit ko, hindi naging sa kaibigan, naging sa pamilya na din. Pero ayun nga, nagawa ko na rin. Pero at the same time, mahal ko sila. Mm-hmm. Kayo po? Kami naman, okay kami ngayon. As in, ng family ko, wala kaming problema. Noon, madami. Kaso, private na yun sa amin. Interesting yung mga thoughts nyo, no? Pero totoo talaga, nakakalungkot din talaga eh. Talagang kahit naman isang tao, hindi man pala mura eh. Basta merong hindi pagkakaunawaan, may bangayan, may palasagot. Wala na, automatic bagsak talaga tayo lahat-lahat eh. Kasi pag sinabing irespeto magulang, talagang kahit isang kusing, wala kang ginawang mali sa magulang mo. Pero mahirap, kasi talagang lahat talaga tayo dito guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Pag masaya, oo, ginagamit ko. Kasi, yun, masaya. Like, sasabihin ko, oh my God, thank you God, na ganito. Katulad nga po nun, nalaman ko lang po nun sa deliberation. Oh my God, thank you God, with honors ako, ayun. As in positive way naman. Mm-hmm. Ako negative, positive. Pagalit ako, tapos pag masaya ako. Mm-hmm. Pero syempre po kasi, kung maaari po talaga, pag sabi kasi nga walang kabuluhan, isipin, huwag natin basta gamitin na lang yung Panginoon talaga, yung likely talaga yung negative, eh, maiwasan talaga. Kasi syempre, kagaya po nito, kunwari lang. Halimbawa, naglalakad kayo dito sa Perez Park, tapos kunwari, may natapaka kayong dumi ng aso. Kunwari lang, wag po sana magkatotoo. Eh, biglang napamura po kayo, instead na pangalan ng nanay nyo, kunwari, I mean, instead na pangalan ng Panginoon na hindi nyo ginamit, eh, pangalan ng nanay nyo ang nagamit, kunwari, napa-OM na ganun, okay naman na gamitin nyo po pangalan ng nanay nyo, napamura na lang kayo? Parang normal na sa akin yan. Pero hindi naman yung by accident, like, love language man sa mga kaibigan ko. Kasi, ganun kasi yung mga love language sa mga kaibigan ko, hindi naman in a bad way, pero good way sila. Nasabihin ng mga magulang, yan ay bad influence at the same time. Parang, new generation lang kasi. Mm-hmm. Kasi, nasaan na tayo ngayon? Hindi tayo katulad nung sinaunang Gen Z na? Yes. Mm-hmm. Yun. Okay. Iba naman. Pero syempre, kung maaari po talaga, magulang po natin, dapat kung, ganito na lang po yun eh, I'm not really endorsing na magmura talaga, no? Pero kung maaari lang po, huwag man kahit sino, siguro pangalan ng kahit sinong tao, eh, nabanggit nyo na lang. Kasi syempre, parang weird po nun eh. Eh kung kunwari, halimbawa, may kapangalan nga lang, napapalingon na lang kayo. Paano kayo kung mura, napalingon, eh di syempre, baka iba na ang, eh, lalo na kayo, may sinabi kayo mga habit na, ano eh, syempre, mahirap po yan. Yun nga lang, ang totoo talaga. Eh, kung meron tayong respeto sa magulang natin, dapat meron na rin tayong respeto sa Panginoon. Kasi wala pong ginagawa ang Panginoon kundi kabutihan, nilikha niya ito ng mabuti, pero tayo po ang gumagawa ng kapahamakan. Kaya nadudungisan tuloy ang pangalan niya, na kahit nga sa mga pelikula, ginagamit na lang ang pangalan ng Panginoon. Blasphemy po ang tawag doon, pamabastos. Kaya kung maaari po, kung maaari na sana, hindi natin dapat ini-endure sa mapanoorin natin, kasi nakakailang po yun eh. Pangalan ng Panginoon, ginagamit na lang parang, eh meron pong ibig sabihin yan sa marami po niyan. Kaya nga po meron proper noun and common noun, basic English 101. Hindi porket po na ganun-ganun lang, eh okay. Pero ang totoo, marami talaga sa atin ang guilty. Nilinaw ko po, hindi ko po hinihusgan. Ito ilang para malaman ko tayo po mabuting tao. Take note, tayo po, hindi lang kayong dalawa. Sa tingin nyo kaya kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot at haharap tayo sa tatawag na judgment day sa Panginoon. Tayo ba'y guilty o innocent po tayong lahat? Sa akin po, sa tingin ko po, lahat tayo ay guilty. At the same time, dapat lahat din ng tao handang itapat at ibigay at sabihin ang totoo. Dahil yun na nga sinabi mo kuya, na hahadap tayo sa mga ganyan pagka namatay tayo, dapat ready ka. Pero at the same time, yung sinabi ko nga, may habit ako, pero within the background, nagbabasa din naman ako ng Biblia. Mm-hmm. Okay po. Ganun din sa akin. Saan kaya tayo lahat pupunta? Lahat? Sa langit kaya o sa impero po tayo lahat pupunta? Dalawa kasi ang paniniwala ko. It's either sa langit at sa impyerno, at ang ikalwa is ma-reincarnate. Interesting. Sa akin naman po, di ba may kasabihan tayo na kapag masama ka, dito ka mapupunta sa baba. Yun. Uh-huh. Sa akin, yun, para sa akin, wala, 50-50 lahat. 50-50 kung lahat. Ibahin ko lang konting tanong, no, sa inyo kayang sarili, sa inyong palagay, sa langit kaya o sa impyerno kayo pupunta? Sa inyong palagay lang. Let's say na out of the question yung aking sagot dyan. Kasi I really more believe in reincarnation because I was influenced sa mga pinapanood ko. Like let's say anime, ganon. Na-influence ako doon. So I think na ano, nananalangin din ako kay God. God, give me a second life. A better second life, and I will prove myself that I am a good child for you.
Mm-hmm. Para sa akin po, feeling ko sa langit ako pupunta. Hindi. Hindi, okay kahit, na ako yan. Bakit naman po? Hindi, kasi kahit masama akong anak or mabuti akong anak, syempre si God na yan eh. Di ba? Doon tayo. Mm. Sige, ganito. Bigyan ko yung madali lang na halimbawa, no? Kunwari, halimbawa, may isang kriminal. Pumatay siya ng tao, nagnakaw siya ng pera sa bangko, at ito po kanya sasabihin sa korte. Judge, oo, nagkamali naman po ako. Siguro naman pwede nyo bigyan ng second chance naman dito kasi nagipit lang po, ganito ganire. O sasabihin na judge, siguro naman po hindi naman siguro kulungan kasi lahat naman tao po nagkamali eh. Pwede nyo naman siguro malaman yung aking pinagdaanan, etc. Pero ito kasi yung problema. Pag pinag-usapan natin realidad, yung talagang nangyayari talaga, eh sasabihin ng judge, anong pinagsasabi mo? Mabigat ang nagawa mong kasalanan, kailangan mo pagbayaran, kailangan mo pa rin itapon sa kulungan kahit ano pang paliwanag mo kasi hindi magbabago ang latlat, meron talagang kulungan at kailangan mo talagang maparusahan. Tama po ba? Tama po yan. Kasi ang pagnanakaw po ay hindi talaga yan normal din eh. Let's say na naging habit din yan ng ibang tao kasi paghihirap, wala silang mahal na trabaho. Pero ang hindi nila iniisip ay gumawa ng ibang paraan. Kasi madaming paraan, hindi lang pagnanakaw, hindi lang yung paghahanap ng trabaho. What if may ka-relative ka pala na kaya ang hanapan at nahihiya ka lang? Dapat pag ganyan, i-give in muna yung pride mo kung, at saka magpatulong ka na huwag ka magpataas ng pride na uy, magnanakaw na ako. Tapos sabi mo, anak, may pangkain na tayo, ganon. Dapat kang gawin mo, mabuti. Kasi ikaw ay pinalaki ng Diyos. Yes, lahat ng kasalanan pati natin, siya yung, yes, basta yun. Mm-hmm, understand. Sis, nabanggit nyo nga po kasi ang Biblia, no? Sabi kasi sa Biblia, o salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi nirespeto magulang o nagamit man ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan, o bi pa mga nagawang kasalanan, magaano mabigat, walang makakarating sa langit, hindi makakita ang karya ng Diyos kundi itatapon po sa impyerno. Nag-aala po ba kayo na maaaring tayong lahat ay sa impyerno itatapon dahil ang Panginoon po ito nagsabi? Nag-aala po ba kayo dito? I think hindi naman po kasi ang Diyos ay mapagbigyan. Pero kung napakabigat, katulad ng, I think na kung ako din ang nasa pwesto ng Panginoon na, halimbawa, ikaw ay isa ang boss sa slavery, hindi kita pagbibigyan. Doon ka sa baba kasi napakadaming nagdusang babae. At bata pa ang tinatarget mostly sa mga slavery. Pero hindi naman ako Panginoon. Pero I think na pagbibigyan pa rin niya Panginoon. Pero 50-50 pa rin ako kasi minsan may mga ang daming namatay kapalit ng buhay lang niya. Tapos ang mangyayari, papunta lang siya ng langit. Dapat at the same time, gumawa muna siya ng paraan bago siya mamatay at maging mabuti muna. Kung gaano kabigat ang binigay niya, dapat ganun din kabigat ang ipapalit niya na kabutihan. Agli po ako sa kanya. Sa tingin nyo kaya, nagsisinungaling kaya ba ang Panginoon? Tanong lang. Based on sa ano po, nabasa ko po doon sa Bible at sa church na nakinig ko. Sabi naman po nila perfect, pero at the same time, may sinabi po yung pastor ko. May isang sinabi na sin ang Lord, that's why hindi naging perfect din tayo. Pero at the same time, pinagbigyan din po siya doon. So, like, yung sin na yon is naging normal na rin sa atin. So, hindi naman masama mag-sin. At the same time, kasi ang sin, parang nakakatulong din sa iyo. Like, masabihin na, maganda ba ako? Kasi pag sinabi mo siyang hindi maganda, masasaktan siya. Pero at the same time, pag naging totoo ka, yun, okay naman. Pero pag yung anak mo, gaganyanin mo, parang masasaktan. Dapat gagawa ka na lang ng paraan na, ano, pasayahin siya kasi minsan napaka-down na nga niya, idadown mo pa at the same, mag-hit po siya sa anxiety or depression and then it comes to suicide. Mm-hmm. Kayo po kaya? Para sa akin po, hindi ko masasabi. Kasi, totally, wala naman tayong alam eh. Wala naman tayong alam kung totoo ba yung sinasabi ng pastor or totoo ba yung sinasabi ng iba. Mm-hmm. Para sa akin, 50-50 kung totoo or hindi. Wait, you mentioned po na ang Panginoon po ay may nagawang kasalanan. Correct me if I'm wrong na, ano bang tinutukoy niyo po? Ano po, nung di ko po alam kung tama pa po baga, kasi nung elementary ko lang po ito nakinig, or parang rumor lang po baga, na ano po baga sa pastor namin. Pero at the same time, di pa rin po ako naniniwala doon. Pero ang sabi nga po, parang may isa pong nagawang kasalanan ang Panginoon. Pero for me, hindi, wala naman. Pero yung ginagawa ating kasalanan is hindi sa Panginoon naman na. Parang sa anamanan natin ay doon kay Eva at kay Adan. Mm-hmm. Well, ganito po yun, no? Lilinawin natin yan. Sabi kasi sa Biblia, ang Panginoon na hindi siyang author ng sin.
Kasi kapag siya pong author ng scene, wala na pong dictionary ng salitang perfect. Kaya nga may salitang perfect, ibig sabihin may mga bagay talaga na may perong perfection. Maaaring hindi tayong perfect, pero ang point, nag-e-exist yun. Kasi tinignan lahat, ano ba talaga yung magiging perfect? Pangalawa po, kung talagang nagsisinungaling yung Panginoon, wala na po, wala na talaga. As in, wala na talagang pamantayin. Lahat na po ay chaos na. Lahat po ay meron ng kaguluhan na. So, ang totoo po, never po nagsinungaling yung Panginoon. Kasi kung isang tao, isang lugar, kagaya sa Israel, dahil dun kasi nangyaring setting ng story sa Bible, kung may ginawa silang kasalanan, talagang yung justice, talagang darating. Maaaring hindi instant, pero planado ng Panginoon. At talagang naranasan, at talagang mga tao, takot na talaga sa parusa. Kasi hindi nila sinunod yung utos . Kaya ang point, kung anong sinabi ng Panginoon, talagang pwedeng mangyari. So kagaya sa atin, maaaring natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay, pero ang point kasi, talagang lahat po talaga tayo i-judge ng Panginoon. Kaya talagang whether we like it or not, ang Panginoon po yan nagsasabi niyan. Pero ano man ang mangyari, dapat rin po talaga tayo mag-alala kasi buhay po talaga pinag-uusapan natin. Kagaya nito, mahal niyo po ba sarili niyo? Yes, mahal ko sarili ko. Kasi may days din naman hindi ko mahal, pero at the same time, after ko mag-cope, mahal ko na ulit. Kasi ginawa ko ng Diyos. Ba't ko itatapon na sarili ko? Kahit nagja-jealous ako, ang ganda niya, ang talino niya, mag-i-improve ako. Kasi ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng magandang kinabukasan ko, ikaw ay gagalaw din. So gagalaw ako para magandang kinabukasan ko. So nung elementary, wala akong mga with honor, and then dumating sa point na grade 12 na ako, nagwat ako with honor ako, tapos ang pinili ko pa STEM, di nagulat ako. Sabi ko, Lord, thank you po, kasi po hindi po pala wish yung pinag-aralan ko mga 13 hours na pagre-review. Kasi Lord, salamat po na ganyan dumating ako sa puntoto at masaya ang aking magulang na may isasabit sa akin. Para sa akin, sobrang mahal ko sarili. As in, walang bakit-bakit. Siyempre, sarili ko 'to eh. Kaya, depende na lang sa iba kung anong tingin nila sa akin, or yun, wala na lang ako pakialam sa kanila. Dapat naman talaga mahalitin yung sarili natin. Kasi, kahit di tayo perfecto, tayo po talaga nilikha, meron talaga tayong purpose. Pero, ang tanong lang naman, siyempre, hindi naman talaga tanong, dahil nabanggit nyo na, talagang hindi talaga alam kung hanggang talaga mo buhay. Nabanggit nyo na nga po na pwede talaga mamamatay anytime. Kasi sabi sa Biblia, lahat po tayo ay i-judge ng Panginoon, isang beses lang, wala pong reincarnation. Dahil kung talagang merong reincarnation, di dapat isang katutak na scientific. At ito lang po yung ibig sabihin . Pag sabi kasing churi, parang haka-haka lang po. Dapat kung talagang churi, dapat siya magiging batas. Pero bakit ang daming churi? Ibig sabihin hanggang ngayon, pinipilit na parang totoo, pero at the end of the day, para lang po siyang papel na anecdotal lang. Kailangan mapatunayan. At ang Panginoon po kasi, pag siya ay nagbabahagi talagang katotohan, talagang papatunayan niya sa tao na talagang mangyayari. Pero sabi sa Biblia, wala talagang binanggit niya na kahit any reincarnation. Kasi sabi sa Biblia, tayo po kasi mayroong katawan at meron tayong spirit at soul. Though debatable na po ito kung talagang ang soul at ang spirit ay combine or magkahiwalay, pero ang point, meron talaga rin tayong kaluluwa. Ang point dito, lahat po tayo mamamatay, lahat tayo i-judge ng Panginoon. Ang masakit po kasi, pag po tayo makikita yung ating mga masasamang ginawa nating kasalanan, ang Panginoon po kasi ay galit sa kasalanan at makasalanan tulad po natin. Hindi lang po kayo, tayo pong lahat. Kaya doon po tinatawag na wrath of God o poot. Pero pwede po lahat magbago lahat-lahat, bagamat tayo guilty, kung tayo po ilalapit sa ganitong salita. Narinig ba yung salitang mercy? Yes. Mercy ay is a common word na sa atin. Like, may mga ganyan na mercy na may meaning na masama, may meaning na maganda. So, dapat yan ay pinagdadalawang isip. Mm-hmm. Yes, naririnig ko. Sa ML pa nga lang, di ba? Halimbawa, legit. Kapag ako naglalaro ka, pati, mercy, nasa ML na. Kasi, halimbawa, matatalo ka na. Yung kalaban mo, matatalo nyo na. Di ba sasabihin sa'yo ng kalaban mo, mercy lords, yun. Parang like, binababoy na rin po nila yung word na mercy. Hindi na po nila pinagdadalawang isip na dapat maganda natin to gamitin, hindi yung sa mga larong ganyan. Kasi yung sa mga laro, parang, pinaglalaroan lang din natin yung mga nasa words ng Bible. Mm-hmm. Pero pag sabihin po mercy galing sa Panginoon, ito po ay awa. Pwede tayong humingi ng awa. This is positive, which means tayo po ay inaamin natin na pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon, na inaamin natin na tayo po ay makasalanan.
inaamin natin na tayo po'y mahina at tinatanggap natin po ang parusa. Ibig sabihin po ng mercy, hihingi ng awa. Ibig sabihin po, alam ng Diyos lahat po talaga tayo guilty. Kasi no one is good, no one is righteous, sabi yan sa Biblia. Which is, okay lang na sabihin niyo sarili niyo na hindi tayo masamang, I mean, hindi tayo mabuting tao. Okay lang po yun, kahit naman ako, barumbado na nga akong tao eh. Marami rin akong ginawang matitindi. Hindi nga po ako nakulong, pero malala rin. Ang point, okay lang na at okay na sinabi niyo, talagang datbabaan po ang pride. Kasi ayon ng Panginoon po ng pride. Ang gusto niya po ay yung humingi ng mercy. Kasi halimbawa, mabilis lang sa Biblia, familiar ba kayo sa Pariseo? Hindi po. Hindi. Meron kasing halimbawa doon sa story doon sa Bible na may isang Pariseo, ito yung laging sumusun sa batas, 600 law. Ah, ganito, perfect, parang A+, parang valedictorian. Tapos pag siya po ay mananalangin sa Panginoon, ganito sasabihin niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon, siya ay kumakain ng araw-araw, malusog, at hindi siya katulad daw ng tax collector. May ganun. Pero yung tax collector, itong kanyang panalangin sa Panginoon, Diyos, kayo'y mahabag sa akin. Take note, mahabag means mercy. Humingi siya ng awa. Hindi na kaya niya ipakita ang mukha niya sa taas eh. Kasi sa kanya karumalduman ang ginagawa. Maari siguro yung kanyang trabaho pagiging tax collector, eh matindi ata pinagagawa niya. Pero anong sabi ng Panginoon? Kinikilala niya yung mga taong hingi sa kanya ng awa. Yung pananampalataya niya ay justified, kinikilala. Kasi gusto ng Panginoon ay yung mga taong hingi sa kanya ng awa dahil tinataas niya yung mga tao marunong maging humble. At yung mga sobrang mayabang, yun ang ibinababa niya kasi ayaw niya ng mga ganun. Kaya pag tayo humingi po ng awa sa Panginoon, kinikilala niya po ito lahat-lahat. Dahil ito po ang tanong, for sure alam niya po ito, pero tanong ko lang no, ano kaya ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? May niisip po ba kayo? Binigyan tayo na ano, yung let's say na yung prayer nag-exist, so meaning doon po natin may magkakaroon ng communication kay Lord, pero dapat lalagyan natin ng takot sa Panginoon. So pwede tayong humingi ng awa, tawad at lahat doon, pero at the same time dapat lalagay mo yung puso mo doon, kasi pag binababoy mo, parang binababoy mo na rin na Panginoon doon. Binigyan tayong second chance. Ito, tayo pong lahat ay makasalanan din sa Pilipinas pati sa buong mundo, tama po ba? Yes, agree ako dyan. Yes po. Pero po, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, for sure, alam niyo na po ito, ginawa niya po ang lahat-lahat, nagbagay lang siya ng katotohanan, nagmamalasakit lang siya sa lahat-lahat para mapalaya. Ang problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nang sila ay inaaruga o mayroong nagmamalasakit at gusto na sila ang masusunod. Kaya pinalabas daw nila na si Jesus daw may ginawang masama pero siya po ay inosente. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos kasi alam niya na ang kapalit ng kanyang pagbabahagi ng katotohanan ay buhay niya na po. Kaya naranasan na siya ipako na sa krus ng Kalbaryo, dala-dala yung bigat ng krus, namatay man siya doon pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw para matalpong kasalanan, matalpong kasama at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, kung isang tao po ay guilty sa nagawa niyang kasalanan, pwede po siyang palayain din may nagpiyansa. Narigit ba yung salitang piyansa? Parang familiar sa akin pero hindi ko tanda. Naririnig ko siya. Pag halimbawa nakakulong ka, papiyansahan ka niya. Yun yung tama. Ibig sabihin po ng piyansa ay paglaya. Ibig sabihin po, kung isang tao po ay guilty sa nagawang kasalanan at may nagbayad kunwari 1,000,000 piso sa isang krimen, kinikilala po ang korte niyon, dismiss na ang kaso at hindi na siya magiging kriminal. Magiging ordinaryong tao na siya. Magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Gayun din po, ang pagkamatay ni Jesus sa krus at siya ay nabuhay at yung kanyang dugo po ang naging kabayaran upang matalo po ang kasama at kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Meron na pong pag-asa. Ibig sabihin po, ang kaligtasan ay galing lang sa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Kasi lahat po talaga tayo may palpak. Ang nagawa ni Jesus ay sapat na at ang tanging magagawa ay magtiwala sa kanyang salita at sa pangako. Pero may dalawang bagay po para makamit siyang kaligtasan bagamat sa biyaya lang ng Panginoon. Narinig ba salitang repentance? Parang nakinig ko siya once sa church pero parang, sorry po, mahina po talaga kasi minsan ang memory ko kasi po tatakpan po minsan ng between hobbies, education, and God. Parang hati-hati din po kasi yung hobbies ko. Okay lang naman. Naiintindihan ako. Kayo? Hindi po. Okay. Ibig sabihin lang po nun ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto yung pong gumaling? Yes, at the point na nagkaroon ako nung dengue sa elementary. So, sawa-sawa na ako na tatlong beses ako tuturukan, lagi kukuhaan. Kita ko yung needle, lampas ako ko. So, ayun. Nagsasabi ako sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako pag-alingin. Yung nanay ko, iyak nang iyak na nun, nanalangin siya. So, at the point na hindi tumagal ako ng mga 6 months, hindi ako tumagal ng gano'n. Ang ginawa ng Panginoon,
pinatagal na ako ng 3 months. Hindi yung expected ng doctor, kundi yung unexpected. Okay po. Sa akin naman, kasi ako, appendicitis daw. So, nung nagpa-confine ako, nakita naman, bato sa abdo. So, hindi ko alam kung, aman ko kung, ano ba talagang totoo, sabi ko. Tapos, may nakita ulit, UTI, yun. Pero, nag-pray na lang ako kay Lord na, Lord, wag mo na ituloy. Wag na, kasi, dito pa lang, hirap na ako eh. Paano pa pag marami? Yun. Narinig naman niya yung dasal ko na, na ganun. So, hindi naman ako umabot ng buwan. Yeah, linggo lang ako. Bago, yun. Siyempre, ano po yan? Ang tawag po dyan, providensya po ng Panginoon o providence. Talaga sa biyaya niya, pwede talaga mangyari po yan. At pwede nangyayari yung matatawag na miracle yan. Kasi ibig sabihin, talagang kilos siya ng Panginoon yan. So, pag sabi natin repentance, parang pag tayo nagkasakit, gusto natin gumaling, ganun din. Lalayo tayo sa tinagawang kasalanan, babaguhin natin puso at isipan at lagi natin tatalikuran at tinagawang kamalian. Hindi siya perfectong proseso pero ito'y pagpapatuloy na baguhin ang kaisipan para sa tama. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong Tagapagligtas. Pag nagawa natin yon, dyan papasok na pwede tayo patawarin ng Panginoon sa tinagawang kasalanan. Bibigyan tayong bagong puso at isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaanan natin, meron na pong pag-asa, hindi sa mundo na ito, kundi sa Kanya lamang. At dahil po doon meron na pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya, ako ba kayo nagsasabi kayo ng totoo? Yes, for me. Kasi mga ganyan, parang nakikinig ko na rin sa mga pastor ko na, ito, mabait. Pero at the same time, sinabi mo nga kuya na may tinatago ka rin na mga kasalanan, ganon. Pero for now, nagpapakita ka ng magandang asa sa Panginoon. Like, I think you're being faithful right now for God and sharing the words of God na ganito, na parang binibigyan mo rin kami ng lesson na huwag mo nang ulitin. Kasi, yun nga, may habit ako na ganon. At the same time, parang now, nag-iisip ako kung parang itago ko na to sa college, baguhin ko na yung sarili ko kasi mayiging mature na ako. Mayiging ano na ako, soon mag-graduate na ako, ako na mag-aalaga kasi ako ang bunso. So, alagaan ko, magulang ko. At the same time, sasama ko sila sa mga church kasi mawawala na sila ng energy, mawawala sila na ganon. So, it's my time to move for my family. Mm-hmm. Kaya po kaya? Para sa akin po, yes. Walang bakit-bakit, yes. Mm-hmm. Pero sa tingin nyo kaya, pag-iisipan nyo po bang ating napag-usapan po? Nag-overthink na po kanina pa. Para sa akin, opo. Siguro pagpasok namin mamaya, nandito pa din yung sa isip. Opo, para pong mag... Jesus may sa papa habang naglalakad po. Parang until matapos po ata yung practice namin or hanggang bukas po, nagkwekwentuhan pa rin po kami. Well, of course, ibig sabihin po, di yan talaga aksidente po yan. Ibig sabihin lang po yan, pag gusto natin talagang ibahagi ang katotohanan, yung nagmamalasakit tayo, kahit may mga tao hindi naiintindihan, ibig sabihin po yan, meron tayong pakialaman talaga sa lahat-lahat. Yes po? Parang ano po, I think nung... Min-interview mo po kami, parang nagmamadali po kami at the same time. Pero parang ngayon, parang ayoko na umalis. Kasi parang ang ganda ng pagkabangga niyo sa amin. Kasi natakpan na nga kami ng education minsan. Pero for now, parang nagbukas na ulit kami kay God. Parang nailabas na ulit. Like, nga pala, wait lang. Bakit ako nagpapakadistraksyado sa education kung yung Panginoon din ang nagbigay sa akin ng pag-aaral at ng magulang at ng kaibigan. Mm-hmm. Pero ito pa nga po, no, bago po umalis, pero kung gusto niyo pa talaga ng mga, kung meron kayo katanungan, no, tatry ko mamaya banggitin, no. Pero bago po umalis, no, ba't kita nandito sa mundo na ito? Ba't ano po? Ba't po tayo nandito sa mundo na ito? Di ko po sure, pero ang sabi nga po ng ano, may kasabihan na may purpose po tayo din eh. So, ina-identify ko pa rin po ko anong purpose ko. At the same time, I'm just going with the flow. And I think ang gusto lang naman ni Lord is gumawa ng magandang mundo na kung anong gusto niya. Pero at the same time, hindi natin magagawa ng perfecto. So, binigyan nga tayo ng magandang mga good traits and bad traits. Pero let's say na maganda na rin yung kasi at the same time, binigyan tayo ng buhay. Okay po kaya? Siguro ano... may mga nakatada na pang talagang kailangan natin gawin kung bakit tayo nandito. Parang superhero, di ba? Well, okay naman po yung mga sagot nyo kasi tutuusin naman talaga. Pag buhay po pinag-usapan natin, hindi talaga alam. As in literal. Halimbawa, binanggit nyo, talaga ba kayo magiging guru hanggang sa huling hininga? Hindi talaga alam. Lahat talaga. It's still a mysterious.
Pero syempre, kaya po tayo dito sa mundo, itong simpleng sagot na lang ay dahil talaga sa Panginoon. Meron talaga tayong purpose. Kasi kung talaga tayong purpose, edi dapat 90% wala na tayo dito sa mundo. Ubus na po tayo dito sa mundo na ito. Pero 8 billion and plus something nandito na tayo sa mundo. Ang dami na natin. Pero kaya po tayo dito ay dahil yan sa Panginoon upang makilala natin siya. Siya rating malugod habang buhay. At higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagda natin, meron pong pag-asa. Dahil nasa Panginoon po talaga. Ang masamang balita, lahat talaga tayo po'y guilty, lahat po talaga tayo'y makasalanan. Ibig sabihin po, sempre na po talaga tayo babagsak. Kasi yun po ibig sabihin nun. Pero mabuting balita, o sabing gospel, kasi sabi sa dictionary, pag sabiting gospel, ito po ang tiyatawag na ultimate truth. Ibig sabihin, kung magbabahagi ng isang tao, hindi yun for sure manluloko po ng tao basta-basta. Kasi gospel means absolute truth. Pwede yung check yan sa dictionary kung kayo curious, pero yun po ang ibig sabihin nun. Pag sabiting gospel dito sa Bible, ito po mabuting balita. Hindi lahat ng tao ay sa impyerno babagsak. May mga makakarating sa langit, hindi dahil sila ay mabubuting tao, kundi mabuti ang Diyos. Dahil sa pagsisisi sa mga nagawang kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang, meron na pong pag-asa. At dahil po doon, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo lamang, meron na pong pag-asa, hindi para maging sobrang maayos yung buhay natin, ang point lang ng pag-asa ay kaya nating lampasan dahil nandyan po ang Panginoon. Kahit ano pong pagsubok na pinagdaan natin, hindi natin iisipin na magpakamatay o ibangga sarili natin, kundi mas lalo yung pahalaga ng buhay. Dahil po lahat ng sa Biblia, ang kanilang pananampalataya ay nagtiyaga, perseverance. At ganoon po yan, para tayo tumatakbo sa buhay, makakarating po sa finish line pag tayo nagtiwala sa Panginoon hanggang sa huli. Maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? For now is, wala na po. Nag-overthink pa rin po ako ang ganun eh. Mm-hmm. Kayo po? Wala po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Salamat din po. Thank you po sa time din.